Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kadam Malaysia, in 1993. So, good morning, everybody from our DXN family. I'm glad to be back. So, ang pag-uusapan natin ngayon, sabi nila, okay lang maging bitter? Well, sabi nga natin na kung minsan yung pagiging bitter, mahirap yan sa buhay, pero may mga bagay na bitter na maganda sa ating buhay. So this will be our topic for today. Alam ko everyone is familiar with Andrew G. So we'll go on. Alam niyo ba kung ano yung scientific name ng Andrew G? Andrographis paniculata. So can we have our slides? Are we on with our slides? Hello? Yan. Okay, so okay lang daw maging bitter. Next slide. Ako, hindi ako bitter. So, yung Andrographis paniculata natin, it is known as green cireta sa Indonesia. Pero it is also well known as the king of bitters. So, sa English, mahahiti ka sa Sanskrit, kiriyato, mahatita sa Hindi, ang hirap na may pronounce, ano? Kalamek sa Bengali and Fatalia John in Thai. Now, next slide. Yan. So kung titignan natin, maraming gamit talaga itong ating Andrographis paniculata, no? So it's basically used all over, mostly sa eastern part of the world. Sa Indian subcontinent, known as Cherieta and Kalameg, sa tinatawag nilang Yunani and Ayurvedic medicine. Yung pong Yunani medicine, this is a usually extracted from Persian, Arabic type o yung mga traditional medicine sa Ayurvedic natin is from the Indians. At nakita natin even sa Chinese medicine po, very popular ang ating Andrographis. It is also grown even in China, Hong Kong, sa Philippines. Tumutubo din siya, Indonesia and Thailand. Okay. So, ano yung mga traditional uses? Next slide. What are traditional uses? Yan. Makikita natin, ano po, maraming very popular itong Andrographis paniculata, even way back then. So, ito yung general use niya. Kadalasan po siya ginagamit siya as antibacterial, antifungal, choleretic. Yung pong choleretic, ito yung pampadami ng apto, ng bile, ano? Dun sa mga medyo nagkakasakit sa apto na medyo malapot ang bile. Ang ating pong Andrew G is very good ng pampadami, pang liquefy ng bile. Of course, very popular siya sa atin din sa Pilipinas as hypoglycemic. Nakakababa siya ng blood sugar. Kakababa din daw based on some studies ng high cholesterol. And what is good about it is adaptogenic in effect. Ibig sabihin, marami po siyang mga gawa ng katawan na pwede niyang tulungan. Sa Yunani system ng medicine, ito po yung Persian Arabic system ng traditional medicine, siya po ay considered na aperient. Yung aperient po parang pampurga yan, pangpadumi. Anti-inflammatory, emollient, astringent, panglinis, diuretic, pampaihi. Ano? So maganda rin siya sa sikmura, maganda rin siya sa atay, maganda rin siya pampurga, at ginagamit siya antipyretic, ibig sabihin pampababa ng body temperature. Now, in traditional Chinese medicine, ito naman din ay known as Chuan Xinlian, Qinyan Qi at saka Lan Lihlian. So it is described dito as bitter and cold. So ang gamit po niya, it is also good as an antipyretic, pampababa ng body temperature, detoxicant, ibig sabihin panglinis ng ating mga toxins sa katawan, anti-inflammatory, ulit, laging lumalabas siya anti-inflammatory, ano? Detumusen, pangpaalis ng mga kabagyan, at saka maganda daw siya for pathologic or pathogenic heat from the blood. Kasi sa mga Chinese, they believe na yung cooling ng blood ay meron siya magandang effect sa ating kalusugan. Next slide. So ano yung mga laman ng ating Andrographis paniculata? Ito yung laman niya. It contains diterpenes, mga parang triterpenes yan, lactones,
At mga flavonoids, yung mga flavonoids po, kapareho po yan ang makukuha natin, makikita natin sa green tea, sa mga acai berry, sa mga grape seeds, yan, mga flavonoids po yan. So, mostly daw yung flavonoids ay nasa roots, pero ang bitter substance ay nandun po sa dahon. So, dalawa yung bitter principles o bitter substance na kita nila, yung andrographyllide, ito po yung isa sa mga compound na nakakapagpapait, at saka yung compound na kung tawag nila ay calmagin. Pag tinignan nyo po yung calmagin, most of these ay mga triterpenes. Ang triterpenes po kasi is known for their bitter taste. So, majority po ng mga laman ng ating androgy ay mga triterpenes po siya, which is very, very good for our body. So, ano po yung mga maitutulong sa atin ng androgy? So, let's start with the next slide. Ito po yung isa sa magandang effect sa atin ng androgy, no? Yung hepatoprotective effect. Ibig sabihin po ng hepatoprotective effect, ito po ay may proteksyon na binibigay sa ating atay. Yung atay po natin is one of the hardworking organs ng ating katawan. Lahat po ng mga lason halos, mga gamot na nakakalason sa ating katawan, mga chemicals na nakakalason sa ating katawan, mga gases na nalalanghap natin at mga pagkain na nakakapagpalason sa ating katawan, ang nagkakarga niyan po ay ang ating atay. So kung minsan kakaproblema tayo dyan, kaya yung ating abdo, kung minsan nagiging malapot. So isa sa maganda nakita nila, no? Yung isa sa effect ng ating androgy, pag binibigyan natin siya, nakakatulong siyang makapagpadami ng daloy ng abdo. Based sa mga studies, ito isang study na nakita natin, better daw siya sa effect na napoproduce ng silymarin. So alam namin natin yung silymarin, yung mga ina-advertise ngayon ng mga pampaganda sa ating daloy ng abdo tsaka sa atay, ano? But they found out na itong ating androgy is also very good. Maganda siya pampadami ng daloy ng abdo. At ito pa maganda, merong isang study based on Cholbury and Podar, maski daw po yung ethanol-induced. Ano ba ibig sabihin na ethanol-induced na nakakataas ng serum transaminase? Pagka kasi po tayo kumakain o umiinom ng alcoholic beverages, naapektuhan niya yung ating atay at nahirapan ito magtrabaho, tumataas yung tinatawag nating SGPT. Yan yung tinatawag nating serum transaminases, mga serum enzymes. Nakita nila na maganda pang tulong din itong ating androgy, lalong-lalo na dun sa ethanol-induced, yung mga, lalo na sa mga kaibigan natin dyan na medyo mahilig uminom, maganda po ito pang tulong para yung atay natin hindi masyadong mahirapan every time we drink alcohol. Of course, sabi nga natin, we do not encourage alcohol intake, pero if you are really you really love drinking, sabi nga natin, do it in moderation. And of course, sama natin yung androgy. Now, maganda din po ang androgy, nakitla, it's yung antimicrobial tsaka antiparasitic effect. Actually, as we go on, pabalik-balik may mga slides po ako na pakikita sa inyo pa ulit-ulit. Pero maganda po siya, they found out it's very good sa mga bacteria, lalo na yung common bacteria natin, mga salmonella, yan po yung bacteria natin ng typhoid, shigella, yan mga yung bacteria natin ng mga problema sa ating tiyan, lalo na E. coli. Yung E. coli po, yan yung common na nagbibigay sa atin ng mga problema sa panunaw natin. At saka yung mga staphylococcus, yan po yung mga bakterya natin sa balat, nakakaroon ng mga pimples, kakaroon ng mga pigsa. So nakita nila even among for this infection, very effective pa rin ang ating androgy. Now, ano pa? Next slide please. Yan, cardiovascular effect. So ibig sabihin, ang androgy po maganda rin sa ating puso. So one of the things na nakita nila, based dun sa mga substances, lalo-lalo na po yung mga triterpenes natin, isa sa mga natutulungan nito ay yung pagbaba ng ating blood pressure. So there are mga studies, nakita nila, pag ginagamit yung androgy, yung mga angiotensin converting enzyme, ACE, ito po yung naapektuhan ng mga gamot natin para sa high blood, natutulungan din pong maapektuhan ito ng ating androgy. That's why yung mga may high blood, bumababa ang blood pressure. Pero maganda po dito, kung uminom ka ng androgy at wala kang high blood, hindi niya naaapektuhan ang iyong blood pressure. So kahit normotensive ka,
Ibig sabihin, kahit wala kang high blood, pwede uminom ng Andro G. Kung may high blood ka, pwede mo isabay ang Andro G together with your high blood medication, yung mga maintenance natin. Now, ano pa yung susunod? Next slide. Benefit is antioxidant and anti-inflammatory. So, ito lang pinakita sa mga studies. Kinuha ko lang to kasi para makita natin sa study na meron talaga siyang antioxidant at saka anti-inflammatory activity, ha. Ang maganda po dito, no, yung antioxidant, alam natin yan, kailangan natin yan sa ating katawan kasi mga oxidative stress, nakukuha natin sa mga toxins sa labas, nakukuha natin sa mga chemicals na kinakain natin, even sa mga radiation na exposed tayo sa ultraviolet, sobrang init na araw. So, kailangan natin ng antioxidant kasi nag-create ito ng tinatawag natin mga free radicals na toxin sa ating katawan. So, it's only through our antioxidant na pwede natin silang malabanan kasi itong mga toxins na to, hindi lang po ito nakakalaso ng ating katawan, makaka-apekto pa siya sa ating cells, namamatay ang ating cells. So, ibig sabihin, mabilis ang aging process. So, kailangan natin ng antioxidant para makontra natin yung aging process na yan. And of course, pag kami mga free radicals, gawa ng radiation, gawa ng mga chemicals, pag naapektuhan po cells natin, pwede magkaroon ng tinatawag na mutation at magkaroon siya ng mga tinatawag na carcinogenic changes. Yan yung nagiging bukol, nagiging cancer. So, kailangan ng ating cells ng protection sa pamamagitan ng antioxidant. Next slide. Mamaya po, pag-usapan natin yung anti-inflammatory. Oh, ito, anti-hyperglycemic and hypoglycemic effect. Ibig sabihin po nito, yung pong ating Andro G, maganda rin po pampababa ng blood sugar. Actually, marami na po tayong mga testimonies dito niyan sa Philippines. Mga diabetic na umiinom ng Andro G, natutulungan siyang bumaba ang blood sugar. Of course, ang importante po dito, hindi lang tayo magre-rely sa Andro G. Although may mga studies na yung pag inindrus mo o yung pinakain mo ng matamis, mataas na sugar, ang mga, ito ay animal study, pag pinakain mo ng mataas na sugar at binigyan mo ng Andro G, nakokontra niya yung pagtaas ng sugar dahil kahit na binigyan siya ng pampataas ng sugar yung mga matatamis. So, yung tinatawag na induced hyperglycemia, kaya yan tulungan ng Andro G pababain. So, ibig sabihin, pag medyo mahilig tayo sa sweets, yan, kahit wala tayong diabetes, maganda yung Andro G sa atin to somehow counteract yung induced hyperglycemia by yung pagkain ng sobrang maraming matamis. So, lalo na sa diabetic, if you're diabetic, pwede mo rin po isabay yung ating Andro G. So, nakakatulong siyang makapagpababa ng blood sugar. And there are so many studies attesting to this na maganda siya para pagpababa ng ating blood sugar. Next slide. So, ito lang po yung mga summary. So, nakakatulong sa diabetes, anti-angiogenetic. Ito po yung sa ugat natin. They found out na maganda din pong effect ng ating Andro G sa ating ugat. Nakakatulong siya na hindi magbara yung ating mga ugat. Antibacterial, anti-cancer, anti-inflammatory. Again, lumabas na naman yung salita anti-inflammatory. Well, dati po ginagamit ito anti-malarial kasi po they found out very effective ang Andro G sa tinatag nating protozoal na mga infestation. Yung mga malaria, protozoan po yan sa dugo. So, ginagamit nila pantulong Andro G sa mga malaria. Of course, hepatoprotective. Next slide. Yan, so yung mga bioactive compounds, nabanggit ko na po natin kanito, yung andrographolide, yan po, dihydroandrographolide, deoxyandrographolide. So ito po yung mga laman ng ating Andro G, kasama po dyan ng mga flavonoids. At bukod po sa mga flavonoids, kasama po dyan yung mga diterpenes, mga triterpenes natin. So these are the active compounds sa ating Andro G, which is responsible sa lahat ng mga nakikita nating benepisyo ng Andro G sa ating katawan. So ano pa ba yung mga benefits yan based on these active compounds? Next slide.
So ito anti-inflammatory effect, nabanggit na naman yung anti-inflammatory, no. So nakita nila they identified 8 compounds with anti-inflammatory properties, at ang maganda dito, ito pong compound na to ay nagihibit doon sa nagii-inhibit doon sa pro-inflammatory cytokines. Ano po ba ang isa sa mga advantages nito? Well, pag pinag-usapan natin yung mga inflammatory effect na yan, tapos yung mga cytokines na yan, lalong-lalo na po ngayon nandito tayo sa pandemic sa COVID. Alam niyo po ba na isa sa mga critical stages sa COVID cycle ng infection ay yung cytokine storm. Yan po, lumalabas yan after na na-infection ka na, tumaas na yung lagnat mo, then yung last portion, pag medyo dumami na yung virus at nag-react na yung katawan mo, merong tinatawag na cytokine storm. Ito po yung inflammatory reaction na mamaga, ha, mga pamamaga sa katawan natin para labanan yung katawan, yung virus, para mamatay yung virus. Kaya lang ang problema, pagka lumabas po itong mga inflammation na to, naapektuhan po niya yung ating baga, lalo na dun sa parte ng palitan ng oxygen sa dugo, sa loob ng baga. So nahihirapan po yan, nagkakaroon ng mga interstitial inflammation. Pag namaga po yan, nahihirapan na yung ating magbaga ay magpasok ng oxygen sa ating dugo. Kaya yung iba nahihirapan huminga. At isa pa sa delikado sa cytokine storm ay yung pabumuo ng dugo o yung blood clotting. So kung titingnan natin, kung ang ating androgen ay may anti-inflammatory effect, makakatulong din po to, lalo na dun sa third stage ng COVID, na iinom tayo ng mga anti-inflammatory. So of course, may mga binibigay ang mga doktor ngayon na anti-inflammatory, kasama dyan ng steroids mo, dexamethasone, ano pa isa, yung colchicine, yung mga ganyan. So, pero ang kagandahan po ito, since anti-inflammatory din si cytokines, androG, makakatulong po siya, lalong-lalo na po dun sa third stage ng COVID infection. So, yung isang advantage ng pagiging anti-inflammatory niya. Now, yung antimicrobial activities, ito po, marami na silang nakitang sa amin lang mga bakterya na natutulungan labanan ng ating androgen, sayang mga Escherichia coli, E. coli, Pseudomonas, ito po yung mga infection na kukuha mo sa ospital, yung Candida, ito po yung mga fungal infection. So, kung titingnan na po natin, maganda po ang panglaban yan. Yung androgen sa mga ganyang mga mikrobyo o mga infection. Next slide. Yan, anti-inflammatory and anti-allergic. Actually, isa sa mga highlights dito yung anti-allergy. Although may mga anti-allergy benefits po ang androgen, hindi po siya antihistamine. Hindi po niya na-prevent ang histamine release. So, kung makikita po natin, isa sa mga maganda dito sa anti-allergy benefits ng ating androgen, yung mga allergy sa mga pagkain, lalo sa gastrointestinal, allergy sa mga insect bites, maganda rin po yan. So, meron siyang certain degree ng anti-allergic activity. So, if may mga allergies kayo, maganda rin po umiinom ng ating androgen, mga may asthma, may mga hypersensitivity, lalo na yung madaling mag-allergy mga balat, maganda po ang androgen sa ating mga allergies. Next slide. So yan, antioxidant. Well, nabanggitan natin to kanina, no? Yung oxidative stress, natutulungan po nito yung ating heart, yung kidneys, yung lungs, yung spleen, ha, natutulungan po yan na yung pagsira o pag-damage sa mga cells natin prematurely because of oxidation na galing sa mga free radicals, galing sa mga toxins, napipigilan po yan ng ating androgen kasi marami siya antioxidants, mga flavonoids, antioxidants po yan. Then immune stimulant activity, ibig sabihin, natutulungan din ng ating androgen na lumakas yung panlaban natin sa infection, lumakas yung panlaban ng ating immune system, hindi lang infection po yan, pati yung sa mga namumuo, mga cancer, mga bukol, napapaganda yung ating immune response. Siguro maganda rin to dahil lalo-lalo na panahon ng ating COVID ngayon, kailangan po malakas ang ating immune system. Next slide.
Yan, just these are just mga studies to show, to highlight na nakakatulong magpaganda ng immune system ang ating be ang ating androgen, yung immunostimulant activity niya. Okay, next slide. Next slide, please. Yan, anti-diabetic. These are just mga studies showing na yung significance ng blood glucose lowering effect ng ating androgen. Even yung mga induced, ibig sabihin, pinakain mo ng matamis, pagka binigyan mo ng androgen, somehow, natutulungan na mabilis mapababa o mag-normalize yung blood glucose level. Okay, next slide. Anti-protozoan. Yan, usually ito po yung pag sinasabing protozoan, ito po isa sa mga talagang paggamit nila sa androgen noong unang panahon pa ay sa malaria. Ay ang mga falciparum, plasmodium falciparum, yung mga malaria parasites po yan sa ating dugo. At nakita nila na very effective din po ang androgen para tulungan yan. So siguro dun sa mga cases na maraming malaria, pangtulong yan dun sa hydrochloroquine natin para sa malaria natin, pwede sabihin na androgen. Next slide. So ito pa rin yung mga common infections na nakita nila with androgen, mga uncomplicated upper respiratory tract. Kung madali ka, lalo-lalo na po ngayon, ano, di ba? Alam naman natin, konting sinipon ka lang, COVID na kagad ang iniisip ng iba. Maganda po ang ating androgen doon sa nag-uumpisa pa lang na mga upper respiratory tract infection, may konting sore throat, may konting ubo, may konting sipon. You can start taking androgen para lumakas at maging effective ng control. Okay, next slide. Hepatorenal. Well, actually, ang isa sa magandang effect po ng ating androgen, yung tinatawag na nilang pyelonephritis, nakakatulong po to na makapagpaganda ng paglilinis ng ating kidneys. Sabi nila, pwede siyang kasing ganda ng nitrofurantoin. Ito po, yung nitrofurantoin po, parang antibiotic to, panlinis na ating ihi, ano. So ang androgen dito po ay maganda para sa paglinis ng ating ihi. Now, pagdating sa toxicity, ang na-establish nila na medyo daw dose na nakakalaso na ay yung tinatawag na LD50. Ito po ay based sa study nila sa daga, 5 grams per kilogram ng rat body weight. So ibig sabihin, medyo marami kang iinumin bago ka magkaroon talaga ng malaking o pangit na mga side effect ng androgen. Although wala naman silang mga na-reported na nakakalason talaga na epekto ng androgen, but ito po yung kanilang limit. Usually to kung siguro sa tao kung 5 grams per kilogram, di kung 5 grams, ano na yun? 5,000 milligrams yan per kilogram. Kung nasa 50 kilos ka, time is 5, 25,000 milligrams. So, hindi mo kailangan, hindi nakakatakot. So, pwede kang uminom talaga regularly kasi hindi naman siya kailangan. Maraming ay inumin mo para ikaw ay magkaroon ng toxicity. Okay, next slide. So, ito lang mga clinical infectious diseases ito na pinakita sa mga internet na tiningnan ko, pinakita nila na yung androgen maganda sa mga cases ng leptospirosis, maganda sa pulmonary tuberculosis. Ito yung sinasabi ko kanina, sa acute pyelonephritis, yung infection ng kidney natin, mas maganda siya or halos pareho sa nitrofurantoin, yung pampalinis ng ating ihi. Maganda rin siya sa uncomplicated na upper respiratory tract infection. So kung nag-uumpisa pa lang, sabi nila, you can give as much as 6 grams per day. 6 grams per day. Yung ating pong androgen is 350 milligrams lang yan. So kung 6 grams, ang dami. Ano? 10, 12, 20. So hindi mo naman kailangan ganun kadami. I would suggest siguro mga 1 to 2 capsules per day, okay na po. Pero ito nakita nila yung mga may problema sa tonsillopharyngitis, yan, natutulungan din po yan ang androgen. Next slide.
Yan, mga dysentery. Alam niyo po, isa sa mga highlights po talaga na androgenong araw, yung nakakatulong siya makagamot ng mga problema sa ating bituka. Dysentery, yung pagtatae na merong infeksyon, gastroenteritis, ay yung mga pagdudumi natin na may infeksyon. So nakita na lang na napakaganda ng ating androgy sa mga pagtatae na yan, na mga cause ng infeksyon. Na mag LBM na dahil sa infection, mga bacillary dysentery kung tawagin natin yan. Next slide. Ayan. So ito lang po generally, ito yung mga naitutulong na androgen sa atin. So liver, sa ating liver as a liver protectant, nakakatulong siya. It helps us help in lowering blood pressure. Pwede natin isabay sa gamot ng blood pressure natin para yung mga high blood, matulungan mas makontrol ang blood pressure, pangtulong din sa pagbaba ng blood sugar, pangtulong sa ibang infection, pangtulong sa pagbaba ng body temperature. So yung mga nilalagnat, well, hindi siya kapareho ng paracetamol, but nakakatulong siya maka-lower down ng body temperature. At importante sa lahat, yung combating inflammatory conditions, lalong-lalo na po ngayon, na isa sa mga, sabi nga, highlight natin ng COVID cycle is the inflammatory phase. So, pwede natin idagdag ito, lalo na kung ikaw po ay nandun na sa inflammatory phase, which is around the second week of the infection. Okay? Ano pa? Next slide. Well, ito na lang yung mga, ito, general traditional uses na lang po yan. Ng ating energy sa India, China, Southeast Asia. Next slide. Yan, ito lang po yung mga components. Inulit lang natin yung mga diterpenoids, mga flavonoids. So, mga tinatawag nating macro elements na ibig sabihin lang marami talagang active compounds yung ating energy. Kaya hindi lang po siya para pampababa ng temperature. Marami po siyang beneficyo sa ating katawan. So, yung maganda po dito, maraming formulation po na androgen natin, and it is being encouraged na ito pong ating androgen is really very beneficial sa ating kalusugan. Kaya lang po, sabi nga nila, marami pang dapat na pag-aralan. Yung iba kasi, sabi nga, there is not enough clinical evidence kasi po ito ay alternative, hindi siya ginagamit ng ibang mga doktor ng mainline. Mostly, itong gumagamit po nito yung mga integrative physicians o kaya yung mga herbalists. Pero very promising po kasi napakaraming na itutulong sa katawan, anti-inflammatory, anti-diabetic, cytotoxicity, ibig sabihin, nakakatulong din siya makapight tayo ng mga cancer cells, pampalakas ng immune system, sex hormone modulator. Well, kasi po yung noong unang panahon, meron silang practice na ginagawang parang contraceptive itong androgy. Although may ganong mga claims, pero ang problema lang po ay hindi siya proven. Kaya nga sabi nga namin kanina ni Ma'am Len kanina, kung gamitin mo siyang contraceptive, eh baka tsambahan. But there are studies before na ginagamit ito as contraceptive, but hindi po siya na-establish talaga kung gaano ka-effective siya as a contraceptive. But meron siya mga sex hormone modulatory effect. So maganda po siya sa ating puso, maganda po siya sa ating atay, maganda siya sa ating kidneys. So very promising po yung mga biological activities na to ng ating androgy. So ito pong review na to ay insight lamang to para pakita natin kung gaano kaganda ay yung ating androgen. Next slide. Okay, so yun na lang po. Maraming salamat. I hope kahit bitter tayo ay meron tayong beneficyo sa pagiging bitter, lalong-lalo na po sa paggamit ng ating androgen. So good morning, DXN. Thank you very much. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.
DXN, one world, one market.